Oh no. Hello, Ate Kang. Thank you. Hello Ate Kang, thank you sa ano, ikaw na una ngayon. Grade 12 na ba? Hindi ko alam. Alam ko college na yun eh. Si Gio. College yung pinasok niya ngayon. Thank you, ano, Ate Kang, thank you. Mega loud shout out, 3 people in the house. Yan. Mabuti, nandito ngayon si Luke kaagad. Hopefully matapos ko to ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nga pala no, ito pong drawing na galing kay ano, sa kaibigan natin na si Aubrey at isa rin nating taga-subaybay, ano po, nakarating na. Yung pusa ko malaki, nakikinukod ng basketball sa sala namin. Nakarating na yung drawing, tapos sinabit ko na sa ano, naka-frame. Hello, hello, Sisi Aubrey, thank you. Ang galing nung gawa mo, ano,
si Aubrey. Hello daw ate Kang, sabi ni ECC Aubrey, naka-desktop na po, nagbabasa kasi ako eh. Ah, okay, sige. Mukhang nagsisimula ka ng magsaliksik tungkol sa iyong ano no. Sino? Tungkol saan? Ewan ko parang ano eh. Bakit red yung ano yung 29? Hindi ko magets. Nag-try ako ng JS, familiar ko. Ay, hindi. Hindi ako familiar na yung Vue.js na yan. What was the JavaScript framework? JavaScript framework, wala yung iba yung tungkol yung sa ano course niya. Yan. Pag-utilize nga ng ano ng printf and scanf, hindi ko na ano eh. Kasi at the beginning, ang IT at science ay ano, mukha silang magkaparehas, yun ang sabi ng mga nakasama ko at ano, mga professor. Nag-try ako kanina yung play ko sa i-develop ko. Nasaan ka ngayon, Ate Kang? Ayan, for people in the house, may galaw shout out. Luck sa ano mo magiging mga project mo sa school ano CC Aubrey. Hello ulit, hello Ate Kang. Anong may ginagawa ka ba ngayon, Ate Kang? Naghatid lang ako ng ulam. Ah, okay. Wala naman kakain. Kakain. Ah, okay. Kakain ka pala ngayon. Gusto ko sana mag-iwan ng legacy sa school. Wow, what a nice, ano, no? Baka go, why not try, baka yung
yung ano no, ipapasang ang tawag niya project ay ano, kumbaga kakaiba sa ano, kaso di ko naman sure kung ma-approve. Yung mga library system kasi nakita ko manual nila report na yung mga library nito. BRB, sige ano si Silo. Mukhang hindi naman maaano, magkakaroon yun ng damage. Ang ano naman ang ano na kayo. Ayun, parang. Tapos meron ka pa palang ano no, ilagay na plastic. Akala ko nga may texture yung paper na ginamit na kasi dahil dito sa plastic eh. Napagkamalan ko tuloy na parang watercolor paper yung ginamit mo. Okay lang yung ako. Ako ito yung lalagyan sa akin kung padadala ko. Ayan. Ingat-ingat sa address, baka may makakita kayo kung ano. Sa bagay, ano eh. Oo, hindi ko yung inilalangkod sa ano, syempre. Actually, wala namang sala dito, ano, CC Aubrey. Ito'y, ano, may table lang talaga akong bukod sa mismong table namin.
ma-detail pa yung oo, maraming pasipot-sipot. Hindi naman halatang na ano eh. Gulo kasi dito, hindi pa mula nung lumipat kami dahil hindi naayos. Pero na wala nung naayos. Ma-detail nga ating kang kasi maraming ano, ano, pasikot-sikot na. Pero at least ito yung pinaka maganda sa mga nakita ko na reference photo. Yes, rent lang din kami. Anong pinangaano mo dun sa ano sa hair CC Aubrey, yung pinaka-highlights mo na ano? Kapag ka ang ano, pagka ano kasi yung ano dapat yung medyo ano no. Kung halimbawa gagamit ka ng MP ball pen na nasan ko yung ano ko dito. Mga ball pen na nakapak. Dapat yung malaki yung ano ayoko na ang detail mo. Yung medyo malaki yung bola na ano kapag gagamit ka ng empty ball pen. Pero dapat make sure empty. Ako kasi ito na ginagamit ko eh. So, medyo patagilid nga lang para mas ano. Napansin ko yung highlights medyo ano maninipis yung ball pen yung ginagamit ko. Ano yun? Anong yung ginagamit ko si CC Aubrey? Precision knife? Meron ako dito. Kasi parang kasing nipis na yung precision knife eh. Ito precision knife. Baka, kaso parang hindi siya ano sa graphite or charcoal, hindi siya mabuhat. Inkless pen rin gamit ko. Oo, ganun. Mas maganda kung medyo ano, hindi masyadong matalas. Pero iningatan ko huwag mamutas. Ito, hindi naman siya yung matulis na nakakabutas. Testing ako kung paano ko ba ginagamit ang precision mic. Lang kasi pag paper dito na ano eh. Ewan ko lang kung sa Crayola gumagana ang precision mic. Let's see. Hindi ko pa natatry pala. May drawing pa pala ako dito ni Jiho na gawa sa Crayola. Hindi ko na lang ano. Let's see kung mag-work siya sa Crayola. Ang precision light. Parang hindi, feeling ko hindi siya mag-work out sa mga ayan, hindi nga siya nag-work out sa mga hindi pigmented. Kumain na kayo guys.
Ikaw, si si Aubrey, kumain ka na. Si Ate Kang mukhang kumain na to eh. Nabigay na nga ng ulam eh. Ako di pa, maya-maya pa ako. Tayo po ay hanggang alas 8:30 ng gabi no, kung kakayanin natin. Di pa ako tapos. Si, ayan, ikaw si Silof, kumakain ka na ba? Hello, Sisi Love. Kumakain ka na ba? Nagluluto pa po. Ah, okay. Kaka-release nga lang nung ano nung That Looks Amazing from Samsung. Ah. Delilius Post. Sino to? That Looks. I don't get it. This is Yeri from Red Velvet. Bala ko pa naman sana gumawa ng profile ko tapos nandun yung projects ko and artworks ko pala. Kasi akala ko October papasok. Maso kung ano, parang ang magandang idea yun. Ay ulit daw sabi si ano, ay Ate Ka. Familiar ko sa profile ng website yung nandun mga projects. Hindi ko pa na ano yun eh. Hindi ako familiar dun si Aubrey. Pagdating talaga sa ano sa tungkol sa CSN IT, wala na ako. Talagang kahit anong giit ko nun sa sarili ko, hindi ko na inano. So, baga parang sinundan ko na lang yung nararamdaman ko. Thank you.
halagang nung ano nga eh, nung nagka ano, nung kapag ka may team ano, teamwork, no? Pabigat lang ako sa networking and IT ano. Oo, natapos ko yung first year ko, pero alam mo nung ano, nung second sem, mga midterm pa lang ng second sem, ito ah, hindi ako umattend ng morning class kasi talagang ano eh, talagang sobrang frustration ko na ano language ginamit yung second sem. Basta ano pa rin yung C+, yung pagkakaano, hindi kami agad nag-ano. O talagang sobrang frustration ko, parang ano ako, rage quit talaga yung feeling ko noon. Talagang hindi ko na kayang igiit yung sarili ko sa ano, pagiging IT. Nahihiya lang akong ikwento yung part na yun. Dalawa. Okay lang yun. Ako rin naman, di ba, nag-stop ako kasi ganun talaga pag di mo gusto yung pinasukan mo. Ayoko nga, no, senior high school ka naman nag-stop. Tapos lang ni ate kang kumain. Yung frame, yung naka-frame nga pala ng artwork is ayan lang. Pwede ko bang itingala to? Wait lang. Ayun o. Masyadong mataas yung pader. Di ba ang gandang pang display ng CC Aubrey? Ayan o. Papakainin ko na yung dalawa kong amo. O pag po sa ang alaga mo, dapat ang amo sila eh, hindi ikaw eh. No? Sorry, nakafocus ako sa niluluto ko, baka masunog. Okay lang, sisilog. Meron pa nga ako ditong ano eh,
naka-frame. Gusto ko na rin palitan yung meat laman. Mga A3 size ito eh. A3 size halos siya. Gusto ko na ipalit yung mukha ni Gian tsaka ni Mantei dun sa ano, dito sa dalawang natin dito. Yung color na nagawa ko, yung pasok talaga sa kwarto ko yung mga pagkain na ayaw kumain sa balon. Ayaw ko may yung pusa ko rin may pinipiling venue eh. Kumbaga ang pakay ko ng pagdi-display niya is ano yung ang pakay ko ng pagdi-display ko niyang portrait na ginawa ni CC Aubrey is to ano ba tawag dito, at least I have a thing to remember, no? I have a thing to remember, di ba? At least may nakilala akong ano, kaparehas ko. At dito kasi yung cat food nila sa kwarto ko, kasi kapag madaling araw nagigising kaya nilagay na dito sa kwarto yung cat food nila. Natawa ako nung sa pagkakasabi mo kanina, ano yung si Aubrey, ano? Aling sinabi ko, ano, CC Aubrey. Naka-frame na si tinisplay ko talaga para araw-araw ko makalala na may nakilala ako. I mean, that is because, ano, no, sa school kasi, of course, mahirap nga naman makahanap ng ano mo, ng ka-fandom mo, and at the same time, kapareho mong artist, no? Na almost equal lang kayo sa ano, sa level ng ano, no? And, ano pa ba? Yun lang. Kumbaga, ano, at least we are comfortable talking to one another, di ba? Same ako din pag may nakilala ako, tapos same ako yung nakikita, nakakatuwa. Kaso sa school wala naman daily makikilala natin mga fans ng Blackpink, mga ano, BTS, yeah. Nagchat-chat yung mga kaklase ko sa dahil may GC kami. Yung mga dating kaklase, I mean. Tungkol sa graduation, to be honest, iba yung pakiramdam kapag may nakilala ka na same vibes mo. Correct. Ayan. Graduation pics yung ano. Ayan. Kanina nga pala pagkabukas ko nung artwork na yon,
nilagyan ko rin kaagad siya ng fixative no para ano wala nang wala na akong inaksayang segundo kasi baka madumihan pa eh. Daw si si ay tulad daw ate ka ano, ikaw naman si Silo, kamusta yung ano mo, school mo? Marami ka bang group activities? Tahimik na nga yung mga pusa ko eh. Nag-iisip pa ako ng free titles paano yung prof namin sa thesis. Di pa nagpaparamdam. Talagang paghahandaan muna o si Aubrey. Good luck, sana maging matagumpay yung mga ano mo, yung mga plano mo. Talagang dalawa nga lang silang prof eh, yung isa orientation namin bukas tapos yung para sa thesis wala pang balitan. First day yung school niyo, thesis to agad ang makaharapin yun. Pusa ko pagkatapos kumain para wala lang linis na ulit ng katawan. Si Yunjin kanina patulog. Good luck, Aubrey, magigising kanya for the next day. Good luck si Aubrey. Kami ay naniniwala sa ano, sa tagumpay mo ngayong taon. Lalo huling taon mo na ito bilang estudyante no? Kung wala ka ng balak ibang kuning kurso, di ba? Title pa lang paglalaban mo na eh. Yes, that is because that's how thesis works, no? Kahit hindi pa, hindi ako ano, eksperto sa pagtitesis. Yan yung basic talaga ng thesis, yung i-defense mo yung title ng ano mo, ng ilalatag mong thesis, no? Wala ako sa tagumpay mo ngayong taon, si si Aubrey. Yung mga nakasama ko na noong first year na malalap kong kaibigan sa school noon. Ayun.
I'm proud of them, no? Kasi nga, graduate na sila. Parang mong mga nakalipas na araw lang, kakatapos lang nila mag-ano eh. Katatapos lang ng kanilang mga thesis eh. No? Title pa lang kailangan nandun na yung nilalaman eh. Oo. Kahit nung senior high school, ano eh, syempre, kamote-kamote pa ako nung sa usapin pang thesis, no? Yung thesis na yun, ano eh, survey-survey lang yun eh. Ano ba yung ano, naging topic ko nun eh. Basta parang tungkol yun sa ano eh. Mahigit 5 taon ang nakalilipas nun eh. Ang naging topic ko nun ay kumbaga tungkol yun sa mga reasons na kung bakit hirap makapag-aral yung mga estudyante doon sa ano, school namin. I mean yung ano nila pagdating sa yung reading comprehension, ayun, no, ganyan. Talagang doon pa lang sa bahagi na yun eh, talagang ipag kailangan mapauko mo yung professor mo pag habang ine-defend yung topic, no? Sa bagay, yung ganun uri ng thesis, mas madali pa yun kaysa sa ano, sa confession, ano po. Kasi yung sa confessions, di ba, pagka ayaw talaga, hindi, wala nang defend-defend, no? Ayaw talaga. Di ba? Wala nang defend-defend. Pag ayaw sa'yo, ayaw talaga. Di ba? Ano guys, biglang tahimik. Kung sa bagay, mukhang seryoso na kayong dalawa dyan ni Sisilof, eh, no? Kasi nag-aaral na kayo eh. Yun, magkapi daw si si Aubrey o kapi daw, sabi ni si Silo. Nag-check out din classmate ko, tinatanong ako kung saan ako mag-OJT. Yan, maraming naghihintay na ano, except kay Aubrey. Sorry, di ako makadalindan, nag-aayos ako ng damit. Sige, ano, ate kang okay lang. Kumukha except naman itong ano na to. Yes, Love, magkakapi si Love. Nagkapi na po eh. Talagang ano eh, bantay sarado ako sa pagkakapi ng gabi. Tapo di hindi na yaya. Pag natapos mo yung CC Aubrey, ang dami mong opportunities na maano dyan. Sa IT, ay IT, computer science pala, sorry. Computer science. Halos equal lang naman yata sila ng ano eh, pagdating sa opportunities eh, di ba? Nagkapi na ako eh. Yes, Log, magkapi. Ay, nabasa ko na.
pa rin ako kaninang umaga. Ako umaga hapon, kami ko. Lang guys. Hello, hello, ano, Ate Rowena, thank you so much. Good evening daw sa inyo guys. Good evening Sisi Love. Good evening Sisi Aubrey from Ate Rowena. Good evening din Ate Gang from Ate Rowena. Hindi ko narinig. Ay. Ito pala yun. Busy nga yung si Sisi Aubrey. Sinabi niya naman. Thank you.
Good evening daw po Ate Rowena. Ayan si Love. Ba't hindi mo nga pala ano, hindi ka mag-profile picture ng mukha ng weekly si Love? Ikaw lang yata yung hindi nagpo-profile picture ng mukha ng weekly members, no? Para yun eh. 47 kasi ako. Hopefully pag ito yung pinadala ko sa akin, ano, si Aubrey, pag ito naman ang pinadala ko, hopefully hindi ito magkalukot-lukot or mabend ng kahit konti man lang. No? Sana maging maingat yung courier. Ano po? Kasi karton lang ang ano dito eh. Protection. Alam kong kachat niya ni Sisi Aubrey mga magiging kaklase niya ngayon. Taon. Hopefully naririnig niya ako. Ano kung para yun siguro ano gawin mo silang pito gawin mong profile picture yan. Okay, hopefully yung sa akin rin naging maayos yung courier na magbibigay. Nagpagkausap kami ng classmate ko kasi okay. I knew your death. So sorry naman kung medyo nagagambala ako. Isang oras pa tayo natitira, no, po, bago tayo mag-end, no? Sige, okay lang si Aubrey. I know, standby ako. I know you are busy talking with your classmate because it's all about your studies. Diba?
Maybe baka pagka ano, pumapasok na rin ako, baka maging paminsan-minsan na lang ang ano natin, no? Live stream and yung pag-uusap-uusap, diba? Kain daw guys, sabi ni Sisilo. May isang oras pa po tayo bago. Ang alas 8:30 ng gabi. Nag-adjust-adjust po tayo ng oras sapagkat kailangan ng sanayin ang sarili na magising na maaga para sa napipintong pasukan. Wala pang schedule si Silo. Wala pa pang schedule for school. Kasi ang pasukan ay September 12. Ano? Ikalawang Lunes na. Hindi ako nagkakamalit. Yun ay ikalawang Lunes ng September. No? May dalawang linggo pa pala ako. Ano ko? Para gawin ang gusto ko. Diba? Okay, tama.
ba yung nandyan? Kasi dalawa na lang nakikita ko yung baka B. Tatamsak naman po guys kasi parang sino ba yung nagtamsak? Si Matiroway na yata nagtamsak na yun. Baka ganito nakatahimik kapag nag-start classing mo. Kung nga parang nakakaano mag-live stream mo, parang alam mo yung feeling ng ano mo. Mga una kong live stream, parang ang lupok eh. Walang nagko-comment yan, walang ikipag-usap. Buti na lang. Baga, ikaw talaga sisilog yung ano, yung dahilan kung bakit. Ay, pati si Ate Kang pala. Yan. Kumbaga kayo unang, ay si Ate Kang pala yung pinakauna kong viewer na ano na willing makipag ano, usap. And then, sumunod ito si Sisilo. Then, nung mga ano, mga early July yata yun, no? I-invite mo si Sisi Opry dito sa channel ko, then ayun. Salamat sa iyo, Sisi Love. May nakilala akong artist na daily. I'm very thankful to you. Bakit si Silo, bakit ka nag, ano, nag-send ng ganyang emoji? Talagang bigit talaga sa sobrang bright talaga ng camera ko. No? Taliwas na taliwas sa, naghahanap ako ng pwedeng mag-OJT. Pero second sim pa naman OJT namin. O oh, usually second sim talaga ang OJT kasi yung kasi ko na graduate na siya ng IT mga 2 years ago ay 3 years ago na yata yung ano, simula nung nakagraduate siya eh. Nag OJT yung mga ano na eh second sim. Diba si Sisi Love ang nagdala sa'yo dito, Sisi Opry, dito sa live ko? Nag-invite sa'yo. Diba? Good luck, Opry, Uni, sabi ni Sisi Love. Yan. Kaya talagang kahit ayaw nitong sabihin yung kanyang pangalan, ano po, ay
talagang malaki ang pasasalamat ko dito kay Sisi Lord. Iba kayo naging moods sa Twitter? What, anong definition ng moods? Anyway, moods. What's the definition of that? I mean, before. Before, parang sa Twitter kasi hindi ako very active, maliban na lang nung lumatad si Gio noon sa Twitter. Ngayon parang, parang nakakawalang gana ng bumalik sa Twitter. Ako nakikipagdaldalan sa Twitter, tumatambay ako doon para sa idols sa malinaw na picture. Oh, yun din naman ang pakay ko para pumunta sa Twitter. Hello din, Ate Kang, thank you so much. Ayan, feeling ko, hindi ko alam kung baka mag-sign off na ako pagka nagkapasukan na Mag-sign off na ako sa pagla-livestream. Parang ang hirap mag-livestream at wala kayo kasi kayo talaga yung pinaka-loyal na viewer na nandiyan hanggang matapos ang livestream ended. Kayo yung nakakakwentuhan ko. Kumbaga naano ko lang yung napansin ko lang yung Twitter ni Sisi Aubrey kasi shiner nung weekly times yung kanyang gawa kasi hindi mas una ko siyang nakilala sa Facebook dahil nasa iyo Sisi Lord. Tapos yung weekly times na isang isang big account, sinerya yata yung gawa niya. Hindi ko pagkakatanda kung, hindi ko natandaan kung paano ko na-follow yan sa Twitter. Si Sisi Aubrey. Yung ibang hindi pinalo kita pero nito lang. Oo. Sino pa yung ibang viewers na tinala ko dito? Si Silo. Si Sai Soji, siya kumbaga, napusa rin yun na dito eh, sabi niya. Napusa lang siya pumunta dito, sumakit lang. Yung sino ba yun? Si Taro-Taro ba yun? Yung pangalan niya sa JC? Oo. Galing daw siya sa Twitter. Wala naman daw siyang, di ba nag-comment siya noon? Wala naman daw siyang kinagawa sa Twitter noong mga panahon ngayon. So, daan muna siya sa live. Kasi nga nag-share din ako ng link sa Twitter kung minsan-minsan. So baka may Twitter daily na sa mga subscribers ko. Ayun. Ah,
Oh, okay, so galing din sa iyo si Silo, kumbaga ano. Okay. Yung isa si Taro Taro yung pangalan nung sa GC. Yun yung Imagine Tunes, siya yata yun eh. Ikaw rin nagdala ng dito, no? Oh. Hindi naman kasi ano yun eh, mga taong YouTube yun. O talagang ano eh. Pero si Sisi Opry lang yung ano yun, dinala mo dito na ano eh, na nanonood talaga hanggang matapos yung live. Well, hindi sa pagiging ano mo, hindi sa pagiging viewer, pero when it comes to ano mo, sa characteristics na tawag dito, sa aspect ng ano, pag ano kasi yung paano ko nga pa i-explain yung sa aspect ng pagdrawing, syempre sa aspect na yung parehas kami, no? And then syempre mas marami kaming similarities pagdating sa aspect ng similarities. Yes, nababaliw ako. Pasensya na kung magulo yung ano ko, yung explanation, no? Pagdating kasi sa similarities. Pagdating kasi sa similarities, no? Masasabi ko talagang mas favorite kong ano, kausap si Sisi Opry, because we can relate to one another when it comes to most of the topics. First time ko marinig si Ivan na mabulol. Hindi, talaga namang mabubulol ka kapag ano eh, no? Kapag mahirap i-explain. And since pinapractice ko ulit yung sarili ko na mag-English, no? Kasi college eh. Matagal na walang ano. Kumbaga, trying hard ako ngayon sa pag-English. Ano po? Nagtatawanan ako ng anong dito po. Diba? Oo. Oh. Pero pagdating naman sa ano, pag when we talk about politics, no? Kumbaga mas nakaka-relate sa akin si ano yan? Yan si Ate Ka, kasi kumbaga ano eh, kailangan talaga descriptive, what descriptive. Ay, yung ano, pagdating naman sa panlipo ng mga issue, si Ate Kang yung mas madalas kong kausap, no? Kung mapapansin nyo naman kapag may magmamarites ako sa panlipo ng issue, ayan, si Ate Kang ang tinatag ko, no? Bakit napunta kayo? We are talking about the three of you, no? Ikaw naman.
Masyado kang ano eh. We are talking about the three of you as viewers, di ba? Oh. Busy ako low pero nakikinig ako. Sinabihan kami ng professor namin last time na kasi sabi niya parang nagiging technical daw kami, which is good, pero kung ang kausap is ordinary user na hindi techie. Ah, you mean mga pangkaraniwang tao ba? Ano? CC Aubrey? Paano daw namin ipapaliwanag yung ginagawa namin sa kanila? Yes, siguro dapat ma-ano pa rin pagdating sa ano. Pakikipag-usap sa mga taong hindi makarelate sa ano niya. Excuse me, sa larangan ng computer, di ba? Sorry, Soldi, may something kasi kay Ivor. Ayun, ako naman ang trip nitong ano na to, no? Especially when it comes to programming. Lahat nga sa isip ko lang kasi hirap ako mag-explain sa totoo lang. Loka-loka na yung silo ko. Oo, para kung ano eh. No! No! Inapakan. Ikaw. Ayan, inakyat tuloy ako ni Yung Jim. Ikaw talaga eh. Talaga naman. Ano po? Pansinin mo daw kasi yung isa mo. Kanina pa yan tulog. Ngayon lang nagising. Nakapakan sa mukha si Yeri eh. Buti hindi pa saan pa ang loko-loko na ito. Talaga naman. Pati si, ano tuloy, pinagtawanan ako, pati si CC Aubrey. Ano, nasaan na pala yung usapan, no? Nagulo tayo ng pusa, eh. Ano po? Yan, tungkol nga pala, yun, tungkol sa inyong tatlo, no, pagdating sa ano. Siyempre, nung ano, nung mga panahong umalis si Gio, no? Sa weekly. Yan, si CC daw ang una kong na-approach. No? Kaya ano na, at least may remembrance ng pusa ko. Si CC daw talaga yung una kong nakausap noon nung wala si ano. Yung friend kong walang kamalay-malay kinakausap ko ng English tapos about sa programming. Gulong-gulong-guloy siya sa pinagsasasabi ko. Nagpa-practice na naman ako eh. Ooy! Kasi dyan sa aspect na yun eh, malamang marami ka sigurong makakasalamuhan mga dayuhan, no? Dapat talaga sanayin mo yung sarili mo na makapag-English. Ano daw nangyayari sa akin? Yan. That is the essentials of the English language, right? Yeah.
there are more opportunities in computer science and information technology. So speaking English is very important for you. Because there are many chances that you are going to talk to foreign people, a foreign person, no? Sa Teki, so kailangan kung masanay makipag-usap. O nagkakakulay po kay ni Ivan, pati ako lalo nagtagyan. Kaya may internal bleeding siya sa ABPM. Pinag-uusapan kasi kanina is about the three of you, no? Ito si Sisilaw Ginulo, and then nung nagkataon umakyat pa yung pusa, nakalimutan ko na tuloy, no? Iba nung ano, nung parang nabigla ako sa pag-alis ni Gion, una kong nilapitan noon sa messenger si Sisilaw. Talagang pagka ano, pagdating sa malulungkot na sitwasyon, si Sisilaw ang una mong ma-approach, no? May classmate ako, ang technical niya talaga, pero hirap din siya mag-explain. Yan. Dapat talaga, since napakaraming opportunity ng larangan na yan, dapat talaga matuto kayong kumbaga hindi lang sa ano, no, hindi lang mismo sa larangan ng computer science, dapat pagdating sa explanation, dapat ano rin kayo, lahat nasa isip. Tapos na tayo dyan, Ivan, bakit binabalik? Ha? Eh, nagulo nga yung usapan eh. Ikaw naman, no? Yan. Anong pag-uusapin natin pala, no? Tapos na, hindi pa tapos. Sanay na din ako magsalita sa harap kasi kada finals namin may defense. Ako, confident naman ako magsalita ng ano pagdating sa recitation. Kapag alam ko yung sasabihin ko, syempre, no? May crush ko ba ngayon? Wala. Laging may reporting. Pinagsasasabi ng ano ito, bata. Ako nung senior high school ako, since ang mga ang talagang inaano mga kagrupo ko nung lalo grade 11, yung mga ano, yung mga kabigat, nababaliw na talaga sila. Ang
hirap. Tapos, ang hirap ako paano explain yung ginagawa ko sa taong walang idea sa computer. Oo nga naman eh, kumbaga mahirap din mag-explain sa mga ano mo, sa mga audience na hindi makarelate. O yung nabasahin ni IPO, ni comment ni Aubrey kayo sa sakin. So, what's the matter? Kasi nga naman, ano eh, no? Sige, si Aubrey, thank you. Maraming comment si Aubrey, nagbabasa ako ng comment. Kore. Kumbaga mas ano kasi mas marami siyang comment, so hindi yung babasahin ko para hindi magkagulo-gulo yung topic. Sisilog kasi ng kukulo eh. Anong gagawin mo si Aubrey? Ay, kakain ko. Kakain ka pala niya ka, no? Huwag naman sisilok, ikaw naman. Sino ba hindi pa sa inyo kumakain? Ikaw nga pala, kumain ka na pala ng sisilok. Nakalimutan ko na. Hindi kaya baka magkape na naman niya. Baka sasakit ng CCC. No? Ito, binibigyan kasi nito ng ano eh, ng iba't ibang kahulugan yung mga ano eh. Bakit ba ako yung trip nito ng ano na to? Dati si Aubrey ang ina ano mo. Maya-maya titirahin ko yung frozen grapes. Uy. Yan, tatlong pong, dalawang po, limang minuto na lang po ang natitira bago po ang alas 8:30 ng gabi. No? Eight na pala ang bilis. So, oo nga eh. Simbilis ng pagdating mo sa buhay namin. Naks, galing bumanap. Banatan kita eh. Kaya nga, itong silog tayo ha. 2020 or 2021 punta tayo ng dadagalan o laging related na pinag-uusapan natin. Oo nga eh. We
we are talking about the characteristics of the three of you, since hindi natin alam kung ganito pa rin tayo sa pasukan, no? Kaya sinasabi ko lang yung mga ano, reason kung bakit. Sige, gawa. Issue ka talaga, no? Siyempre nga naman pagdating sa usapang ano, no, usapang pagdodrawing, I can relate with Aubrey most of the time. That's because she knows how to utilize her pencils. When it comes to social issues and politics, it's Ate Cam. Marites kasi kami pagka pagdating sa panlipunan mga issue. Ito po, check muna po ng mga pros and cons. But when it comes to sa situations like when Jiyeon suddenly left her group, it's Sisi Lo. No. Yun nga, sinabi ko na Sisi Aubrey. Kulit lang ang bago, wag kang ano. Hindi naman, hindi pa nung ano nung mga panahon ng unang araw ng pag-alis ni Jiyeon. Ikaw ang una kong inanong kinausap. Diba? Hindi ko naririnig pag Martin si Aubrey. Pag-iyakan si Long. When it comes to arts, mas maganda kausap mo talaga yung mas may experience sa'yo. Kaya natututo ka talaga. I mean, ang napansin ko yung ano, yung hindi ko kayang gawin na kayang gawin ni Sisi Aubrey is yung ang ismot nung ano, di ba white yung ano ni Monday doon sa drawing, white yung kanyang suot, no? Very smooth yung pagkakaano niya, yung mga shadows, at least yung kulit mo na bubuhay sa light chart, correct. When it comes to arts, ay nabasa ko na pala yun. I am just being honest with my opinion, di ba? Yes, ang smoke na nung kung ako kumuha ng video. Ang smoke din naman kumuha ng gamit na kita ko yung ni Jiyeon na gawa mo ng video. Thank you, ano, Sisi Aubrey. Pero ako kasi, ako yung tipo ng artist na kritiko ng sarili kong gawa, no? Kumbaga, ako mismo yung naghahanap ng mga flaws or mali doon sa drawing.
Naks na compliment sa gawa niya sa akin kaya what? Hindi, meron ka din namang ano, may syempre sa aspeto ng pag ano, pag-drawing. Siyempre, ang pinaka makaka-relate sa usapin na yan, ano? Ayan, ako sa kasi si Aubrey, di ba? Siyempre, may ano ka rin naman, may contribution ka din naman sa akin bilang isang daily. Sa bagay, ako din pag nakita ko yung gawa ng iba tapos dito alam paano nila ginawa, tama talaga. Wait lang, sige si Aubrey. We only have 17 minutes. Pansin nyo naman pag ano, kung kaalong kating yung timeline ko, kung mapapansin nyo pag magmamarites sa mga social issues. Ayan, si ate kami yung mga nakatag kadalasan, no? Oo, mabilis ang oras si Silo. Pasok na naman. Oo nga. Ay, Tuesday pa pala. Wala kang pasok ngayon, si Silo? I don't know why. Nung una kong kanina naglaro ako, mga alas 8, di ba? Nakita niyo naman yung ano ko, yung NCCCLO, naglaro din kasi yan ng Wild Rift. Yung gameplay ko na ano na kuan, kasi kaka-release lang na ng Zion kaninang 8 AM. Okay, ano eh, panalo eh. Magkakasunod na panalo. Nung mga sumunod na laro ko, puro talo, ewan ko kung bakit, parang ano. Babawi ako mamaya pagkatapos nito, isang game. Puro talo yung laro ko, parang may gumugulo sa isipan ko talaga. Nakapuisip. Kapag parang, kapag ano, nakikipagsabayan ako ng 1-on-1. Napapatay ako. Nakakamiss ang high school, yes. Wala parents orientation kasi bali yung magiging attendance namin pag hindi umating parent mo, umating nila absent. Oo nga naman, nung ano talaga nung grade 10, talagang ano eh, ang saya talaga nun kasi nung panahon namin, nung ano, kasi may specialization kami. Minsan kapag katapos na kami mag-drawing, pinapauwi na kami. Yun, tapos diretso computer shop, no?
saya ng ganun. Doon ako unang naano sa League of Legends. Naalala ko, pinag-Lorwax na lang. At pag inigis pa mo yung, ano, yung pangalan ni CC Overkill, ang legalin dito. Naalala ko, pinag-Lorwax yun na lang kami. Tapos ngayon, bakasyon na. Pipirmahan na yung book clearance pag nalinis ng room. Naglinis ng room. Ayoko, dati-dati nadadaan sa, ano, sa mga ganyang ano eh. Mga ganyang taktika ang mga teacher noon, no? Pero yung sa ano namin sa specialization, no, you can. Hindi mo, yung sa special program in the arts na ano, subject, nakadepende yung sa ano, sa ano, kung ikaw ay dance or music or literary arts or ano. Ako sa visual arts ako nakaano yun. Kapag hindi talaga kami nakapagpasa ng painting wala, hindi mo hindi yung madadaan sa floor wax, no? Pinapansin kita, no? Hindi na ako pinapansin ni Audrey Lonnie. Pati floor wax pinag-trip ah. Wait lang, yung aso ko ang bulo. Si Yonji na nainip ulit. Parang gusto niya sigurong matulog dito. Papakagat kita. Uy, napakasama mo. Dalawa ko tahimik din. Kagabi, inapakan pa naman ako sa mukha nitong ano, nitong Gio na ito, naghaharutan sila ni ano, buti hindi ako naapakan sa mata kasi medyo matulis ang kuko ng loko-lokong ito. Naapakan pa naman ako sa mukha sa sobrang kalikutan. Minuto na lang po tayo, ano po. Magmula ngayon guys, 6:30 na tayo mag-ano. I think, pagka nagpasukan, kapag-puting napakatalas ng buko. Oo, parang mas matalas ang mga kuko nila kapag ano. Hindi na siguro ako magla-live stream pagkapasok na. Parang nakakalungkot kasi pagka ano eh. Wala kayong tatlo dyan. Or at least, wala ni isa sa inyo. Ay, wala ang isa sa inyo dyan. Pwede na magpa-upport, pakpal mo. Magpa-ampon daw pang kalmo. Ano, boss? Cool. Nakatulala ka dyan. Grabe yung kaanto ka. Si Yunjin, yung kuko niya, hindi naman matatalas. Si Gion, ang bilis umanong tumalas ng kuko nito. Kahit nagbubitan. Pangkalmot para saan si Silo? Pangkalmot. After nito, continuous ko yung portrait ko. Actually, sa mga ganyang oras, hindi na ako nagdrawing. Thank you.
mabilis talaga tumalas pag sa kutin. Pangkalmot para saan si Silo? Yun, sabi mo kasi yun, no? Pwede na mag-ampon, pangkalmot. Pangkalmot kay... Uy, napaka-ano nito. Ang bad mo talaga. Si Siobre, oh, kung ano-ano naman ang sinasabi nito. Mag-aampon daw ng pusa, pangkalmot sa'yo. Insan kasi nag-drawing ako kapag ganitong oras, wala na kasi mainay sa labas at tahimik na. Ako parang ayoko ng joke-joke. Ako, ang ano ko ay ano, parang gusto ko naka-earphone ako habang nag-drawing kapag outside of the live stream, no? Yung ano ko kinikinig sa mga random OPM songs sa weekly, of course, sometimes One Direction talaga, hindi ko maano. Kasi meron akong ano noon, yung grade 10 mga kaibigan ko ng mga ano, kumbaga One Direction yung ano, yung favorite namin noon. In love ka pa ngayon ng iba na. Or kaya sa mga tanghaling tapat, mga 12 to 2 p.m. Tinitrain kasi dito ng ganun oras. Well. May 5 minutes pa tayo, ano po. Siguro bukas na lang natin pag-usapan, ano po. Kasi wala na tayong oras, ano. Siguro bukas, no, pag-usapan natin. What? Bakit mo na pala natanong si Silo? Bakit mo natanong yung bagay na yan? No? Pwedeng ano, I was just happy na nag-delete pa yun. Talaga namang ano, pagka yung mga nakasanayan mo makausap ay ano, araw-araw mo nang nakakausap, masaya ka na rin araw-araw, ang ganda na. Thank you, Ate Kang. Pakitindi mo tanongin yan sa sarili mo, no? Si Silong. Kasi ang hyper-hyper mo yan sa comment section, eh. Ba't di mo tanongin yan sa sarili mo? Thank you, Sisi Aubrey. Kasi sa totoo lang, ano, hindi. Parang kanina, bangis.
parang kanina ang bangis. Parang ayaw sa pusa ko. I don't care it. Malas ko lang talaga. Kapag ako nagtatanong kasi bumabalik sa akin eh. Hindi, bakit? Parang ang ano kasi ng ano, si Ivan naging komportable ka ng kanan ko na itong kadaldalan, lalo na kapag pareho kami nakaka-relate sa topic. Yes. More on social issues yung ano natin, topic na we can relate to one another. Wala iba kasi ngiti mo pag kayo-okay. Parang hindi ka na masayos. Ha? What do you mean by that? Para kang ano dyan? Ikaw naman masyado kang ano. Na lang po rin. Ma-issue yung bulingkit na yun eh. Oh. Ayan. Na ano katuloy. Eh kasi nga ba naman kanina ang usapan tungkol sa ano? Pinapanood ko yung mga vlogs ni kakamping ko na one type nga BBM, tinutulungan niya din. Dami ng kakamping sumunod sa kanya, nakakatuwa lang. O dapat naman talaga hindi yung selective eh, kahit nakakasuklam-suklam ang naging resulta ng eleksyon. No? Hindi yung dahilan para maging selective ang mga tao. Dati dyan ako ngayon bulikit. Dami na mong palahihap. So, ayan guys. Ang new drawing ni Ivan itatabi ko sa pagtulog. Uy, baka naman maano. Baka naman madaganan mo, malukot yung paper. Siguro, itong frame mo na rin. Mura lang naman itong frame na inano ko dito. Ilagay ko dito. Mga yan ay nagkakahalaga siguro ng 150 pesos as far as I can imagine. Ako o cover ni ayaw nakatabi. Yan. Siyempre, joke lang naman yung sinasabi ni Sissy Aubrey. Anong size ng tagyeri? Ano to eh? Ito ay base sa standard na A3. 29.7 by ano siya? 21.5. Ngayon ko low. Parehas ito ng size na ano na pinag-drawing ako kay Aubrey. Kay Sissy Aubrey. Yan. Tayo po ay naka 2 oras na no. A3 size.
Oh, ay A3. A4 pala, sorry. A4, sorry. I'm confused with the size. Kasi nalilito talaga ako sa A3 and A4. Pagka A4 nasasabi kong A3. Sorry, it's A4, Ate Kan. No? Tayo po ay magpapaalam na dito sa ating ano no programa. Tayo po ay mapapanood mula, nagbago na po yung oras natin, na tayo po ay mapapanood mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Yan. Tayo po ay magpapasalamat sa mga nandito. Ayan si Ate Rowena, unang pumunta. Then, ay si Ate Rowena, si Ate Kang unang pumunta. Then sumunod si Ate Kang, si Aubrey, si Love. Ayan. Ilan lang silang pumunta dito. Pero at least kompleto ko yung tatlo, no? At nakapasalamat din ako kay Sisi Aubrey kasi nakarating na rin yung gawa niya. And maganda, kuha-kuha niya talaga yung mukha ni Monday, no? Thank you everyone. Bye. Thanks Ivan. Bye-bye na Sisi Aubrey. Bye-bye na Sisi Love and Ate Kang. Bye-bye na. Tapi mo muna rin sa tulog. Ba't ko itatabi yun sa pagtulog? Eh, dinalukot yun.